Hello, mga katoto at mga inday, heto na naman ako at magandang oras sa inyong lahat. Nagpasya na naman akong mag-solo road trip dahil gusto kong mabawasan at mawala ang bigat sa puso ko. Dahil masaya ako na walang sinusunod na oras o deadline, dahil walang minuto na kailangan mong isipin ang trabaho. Habang nagmumotor ako, napansin ko na ang mga ulap ay tila may binubulong na nagsasabing, "Hayaan mo na, ang buhay ay maganda," mga salitang nagpapagaan sa aking mabigat na kalooban. Ang pagmumotor ay parang buhay. Dapat tayo rin ay minsan huminto sandali para i-enjoy ang simpleng bagay sa aking pagtigil. Itinaas ko ang visor ng aking helmet, at doon ay nakita ko ang kakaibang pagsiklab ng araw, parang sumabay ang init ng araw at init ng pusong magpapalaya sa aking mga hinanakit. At kung titingnan mo ang kaligasan sa paligid habang ako ay patuloy sa paglakbay, mapapatanong sa isip mo na ganito pala kaganda ang mundo, ang nasabi ko sa sarili ko. Parang pag-ibig, minsan, kailangan mo ring maglakbay para ma-realize ang halaga nito. Sa huli, napagtanto kong ang solo road trip na ito ay hindi lamang tungkol sa pagtakas sa mga gawain araw-araw. Ito ay tungkol sa pag-alis ng bigat sa puso at pagtuklas sa kahulugan ng tunay na kaligayahan. At sa huli, ito ay isang reminder na ang mga ulan, mga ulap, at ang init ng araw ay palaging nagbabago, at ang buhay ay puno ng pag-asa, at ang aking motorsiklo ay tila ba nag-aalok ng travel pa more. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa aking paglalakbay, pero kailangan ko lang itong tahakin ng may tapang at pag-asa, kaya't heto ako, naglalakbay pa rin, nangungulekta ng mga alaala at laging handang mag-road trip kapag kinakailangan. Kaya't ikaw kaibigan, sana ay magkaroon ka rin ng pagkakataon na makapag-solo road trip at tuklasin ang mga bagay na nagpapasaya sa'yo at naghihintay sa mga kalsada ng buhay. Sa kalsadang ito, napuno ng mga punong kahoy sa paligid at nakakabinging katahimikan. Ang lugar tila puno ng mga alaala ng mga nakaraan, at sa bawat takbo ng bulong ng motorsiklo, tila ba ang mga alaala ay bumubulong sa aking tenga. Habang tinatahak ko ang mga masalimuot na landasin ng buhay, naisip ko ang mga pagkukulang at mga pagkakamali sa aking buhay. Ang kalsadang ito ay nagiging simbolo ng mga pag-ibig na kinakailangan kong bitawan, mga pangarap na hindi natupad, at mga taong iniwan ako. Nagpatuloy ako sa pagmamaneho, ngunit parang kasama ko ang kalungkutan sa bawat kilometro na aking nilalakbay. Ang buhay ay parang motorsiklo, minsan kailangan mong isakay ang sarili mo sa kalsadang maraming liko, at minsan ay mapapagod ka. Ngunit hindi mo pwedeng iwanan ang motorsiklo, kailangan mong ituloy ang pagmamaneho. Sa kalagitnaan ng aking paglalakbay, napagtanto ko na ang kalungkutan ay bahagi ng buhay. Ito ay tulad ng ulan na walang tigil na bumubuhos, ngunit sa kabla nito, ito rin ang nagpapabunga ng mga bulaklak sa hardin. Sa sandaling ito, natutunan kong tanggapin ang kalungkutan at pag-iyak. Ang pagmamaneho sa malungkot na kalsada ay nagbigay sa akin ng oras na mag-isip-isip at mag-reflect sa aking buhay. Minsan, kailangan nating harapin ang dilim at kalungkutan upang masilayan ang liwanag at kasiyahan. Ang pagmamaneho sa madilim na gabi ay nagpapahiwatig na ang buhay ay puno ng mga pagsubok, ngunit mayroong liwanag sa dulo ng kalsadang ito, at ito ay naghihintay lamang na matuklasan. Ipinagpatuloy ko ang aking mahabang biyahe sa kalsada, na laging nag-iisa. Ang buhay ay parang kalsada, puno ng mga liko at paminsan-minsan, mga unexpected na banggaan, tulad ng pag-ibig, hindi mo rin alam kung saan ka dadalhin ito. Nakakatuwang isipin na ang aking love life ay parang katulad ng pagmamaneho sa mga bond. Na meron ups and down, turning to the left, turning to rights, one way straight to your hearts. Minsan, natutumba ka sa mga malalapit na kurbada. Pero heto ako, patuloy sa pagtutok sa daan, handa sa lahat ng pagsubok na ibinabato sa akin. Kaya sana hiniling ko sa'yo, huwag mong baliwalain ang pagmamahal ko sa'yo, kasi binaliwala ko ang pagmamahal ng iba para sa'yo. Kahit na madaming pag-aaway, kahit madaming hindi pagkakasunduan, kahit inuulan ng mga problema, ni minsan malungkot, minsan magulo,
Pero sa kabila nito, mahigpit pa rin ang pagkakapit ng feelings na nararamdaman ko sa iyo. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari, pero may mga pagkakataon sa buhay na parang sinasadyang nakikita mo ang tamang landas. Ganon din sa pag-ibig, minsan, hindi mo alam kung kailan darating ang tamang tao sa iyong buhay. Basta't patuloy kang nagmamaneho, patungo sa mga bagong pagkakataon. Nakakatawa rin isipin na minsan, sa kabila ng lahat ng plano at expectations, ang buhay ay nagbibigay sa iyo ng mga surprise twist. Katulad ng pag-ibig, kung saan minsan, ang taong inaakala mong hindi mo na makikita, biglang sumusulpot sa iyong harapan. Ang tawag ko dito ay plot twist, at ang buhay natin ay punong-puno nito. Hindi ko alam kung anong klaseng hugot ang pwede kong ibigay sa aking love life, pero isang bagay ang alam kong sigurado, habang nasa kalsada ng ang aking buhay, dapat kong tanggapin ang mga challenges at sorpresang darating. Ang laging mag-ingat sa mga speed bumps at stop signs, pero huwag kalimutang mag-enjoy sa bawat langhap ng hangin habang binabaybay ang malawak na kalsadang ito. At sa huli, ang buhay ay mas magiging masaya at mas makulay kung marunong kang mag-enjoy sa solo trip na ito. At kung sino ba ang nagmamaneho sa iyong love life? Eh di ikaw. Kaya't put on your helmet, mag-ingat sa mga buhol-buhol ng daan, at patuloy na magsikap sa pagmaneho patungo sa iyong mga pangarap sa pag-ibig. Sa pagdating ko sa Guimaras, nasilayan ko ang kagandahan ng tabing dagat. Naglakad-lakad ako sa buhangin na nag-iiwan ng mga bakas ng aking mga hakbang. Parang ako, naglalakbay sa mundong ito, nag-iisa, at naghihintay na may makasabay pero sa kasamaang palad wala akong may naging kasabay kahit man lang sana alimango, talangka, o pagong, na magpapagaan sa aking mabigat na suliranin. Sa kalikasan, natutunan kong maging masaya sa pagiging lonely boy, kahit nag-iisa ako, hindi ako mabagal o nahuhuli sa takbuhan. Dahil ako yung bangkang mabagal lang ang layag pero may patutunguhan. Sa aking pagmamasid sa mga alon sa sumasalubong sa mga paa ko. Parang pag-ibig, minsan kailangan mong maranasan ang pag-iisa bago mo matagpuan ang tamang tao na magpapakumpleto sa buhay mo. Nang maglakad-lakad ako sa tabing dagat sa Gisi, hindi ko mapigilan ang pag-ikot ng aking mga mata sa kakaibang ganda ng mga alon. Parang katulad ng nararamdaman ko may mga pagkakataon na hindi ko mapipigilan ang aking pagnanasa na maging mapalapit sa isang tao. Ang mga alon ay tila mga damdamin na walang tigil, nag-aalab, at sumusubok sa akin tulad ng pag-ibig ang pagnanasa ay nagdadala ng tamis at pait. Hindi mo alam kung kailan ito darating at aalis, pero habang ito'y nariyan, handa akong sumama sa paglangoy sa malalalim na emosyon nito. Narealize ko ang pagmamahal ko ay parang paghahanap ng mga makukulay na seashell dito sa seashore. Kailangan mong magpasya kung alin sa kanla ang iyong pipiliin, at sa huli, bibit-bitin mo ito bilang bahagi ng iyong buhay. Ganon din sa pag-ibig, kailangan mong pumili ng taong bibigyan mo ng buong puso mo. Dahil hindi lahat ng tao ay magiging bahagi ng iyong buhay, ngunit sa bawat paglalakad sa tabing dagat, mas natutunan kong tunay na kilalanin ang sarili at hanapin ang kabuuan na nagpapabuo sa akin. Sa Gisi sa Guimaras, sa tabing dagat na ito, natutunan kong ang pag-iisa ay hindi laging malungkot. Minsan, ito'y pagkakataon para mas makilala ko ang aking sarili at mahanap ang mga bagay na totoong nagpapaligaya sa akin. Katulad ng alon, sabi nila, kapag may alon, tumalon ka lang at huwag kang magpadala. Sa buhay natin, maraming alon ang dumarating may malalaki, may maliliit. Mga pagsubok na hindi dapat takbuhan at katakutan. Talunan mo lang. Manatili kang may pagnanais na abutin ang tagumpay kahit gaano pa kahirap ang buhay. Tanda mo pa ba si Super Mario? Sa kanyang pagtalon-talon sa mga pagsubok, ay naabot at nailigtas din niya ang mahal niyang prinsesa. Na si Koopa. Sa aking palakad-lakad sa tabing dagat, naisip kong masarap kung meron kang kasamang naglalakad sa tabing dagat na merong ka-deep talk, pero minsan, sa sobrang lalim ng kwentuhan, hindi na tayo naarok ng mga viewers at nakikinig sa mga kwentong ibinabahagi ko.
kaya naisip kong bigyan ng kababawan at lagyan ng konting kabaliwan. Subukan natin paliparin ang ating malikot na imahinasyon upang makagawa ng kababawan at kabaliwan sa kwentong ito habang naglalakad ako. Habang ako'y palakad-lakad sa beachside na ito, meron akong nakita na biglang may lumutang na isang malaking pinya. Oo, mga katoto at mga inday. Totoong pinya. Nilapitan ko ito at tinignan ko siya ng malapitan. Nagulat ako, isang pinya sa gitna ng dagat. Sinubukan kong buksan ito at may lumabas na isang munting beach umbrella. At sabay sabi ko, wow! Instant beach resort. Pero hindi doon nagtatapos ang kakaibang pangyayari. Mula sa malayo, may naririnig akong tila sirena na kumakanta. Lumapit ako at doon ko nakita si Ariel, ang mala sirena, na nagkakaraoke sa ilalim ng tubig. Sabi niya, kahit ako'y isang sirena, may karaoke pa rin sa ilalim ng dagat. Habang nagpapatuloy akong maglakad, may nakasalubong akong grupo ng mga isda na naglalakad-lakad sa talbing dagat. Sabi ng isda, nakakapagod din palang maging isda sa ilalim ng dagat. Subukan natin ang buhay sa ibabaw ng lupa. Tapos ay naglakad silang lahat palabas ng tubig at naging mga walking fish. Mula sa malayo, nakita ko rin ang isang octopus na nagsusunbathing sa beach. Nakipag-usap ako sa kanya at tinanong, bakit ka nagsusunbathing? Sabi niya, kasi naman, gusto ko rin maranasan ang magkaroon ng tanned skin na merong dark brown na may fair skin tone. Tapos ay ipinakita niya sa akin kung paano siya maglagay ng sunblock sa kanyang mga tentacles. Hindi ko alam kung paano ito nangyayari, pero biglang nagkaroon ng underwater dance party. Lahat ng mga klaseng laman ng dagat na isda, sirena, at kahit mga corals ay sumayaw ng Gangnam style sa ilalim ng dagat. Parang rave party na may mga bandang tumutugtog. Sa bandang huli, nagtaka ako kung paano ako nakakakita ng mga kakaibang bagay sa taibing dagat. Mula sa aking imahinasyon. Pero sa huli, napagtanto ko na sa mga simpleng kaligayahan at mga kakaibang pangyayari sa buhay, ang mga nakakatawang pagkakataon ay maaaring mangyari kahit saan, pati na rin sa tabing dagat. Ipinapaalala nito sa akin na ang buhay ay puno ng sorpresa at kahulugan. Kaya tara, maglakad-lakad tayo sa tabing dagat at maghintay ng susunod na katuwaan na darating. Sa pagtungo ko sa Guisi Lighthouse Ruins, matapos kong maglakad-lakad sa tabing dagat, hindi ko akalaing madadaanan ko ang isang magandang tanawin. Na hindi ko pa nasilayan ang bahagi ng kasaysayan ng Guimaras, habang papalapit ako sa Historical Lighthouse Ruins ng Guimaras. Naabutan ko ang mga nagtitinda ng mga dried fruit na mangga at souvenir keychains, at marami pang ibang klaseng mga dried fruit, tulad ng dried prunes, dried raisins, at banana chips, at higit sa lahat ang mangga na kanilang ipinagmamalaki sa mga turista. Sa makulimlim na sikat ng araw, napapansin ko ang mga naglalako ng kanilang mga paninda. Meron silang mga sinasabing mga panunukso sa mga taong bumibisita sa kanilang magandang lugar at ang kanilang produkto. Kailangan nyo itong tikman, sabi nila sa akin, at inabot ang isang piraso ng dried mangga. Hindi ko mapigilan ang umiti habang tinitikman ang matamis at malasang dried mangga. Nakakaguton talaga ang mga kalakal nyo dito, aking pagkasabi. Sa kabilang tindahan, may isa pang tindera na nag-aalok ng mga souvenir keychains item na may disenyo ng Guisi Lighthouse at mga kahoy mula sa kagubatan na merong dalang swerte sa buhay. Magandang alaala ito, sir, sa inyong pagbisita, sabi nila sa akin, at bumili ako ng isang souvenir keychain at mga dried fruits at pinasalamatan sila. Nang marating ko ang Guisi Lighthouse Ruins, hindi ko mapigilang mapansin ang makasaysayang mga bakas ng lumipas na nagbibigay buhay sa lugar na ito, at ako'y napahanga sa ganda ng tanawin ng lugar dito. Ang Guisi Lighthouse Ruins ay isang makasaysayang lugar na matatagpuan sa bayan ng Nueva Valencia sa lalawigan ng Guimaras. Ito ay ang pinakamatandang parola sa Pilipinas na itinayo noong panahon ng mga Kastila. Ito ay dating ginagamit upang gabayan ang mga barko na dumadaan sa Iloilo at Guimaras Strait. Ngunit ngayon, ito ay isa ng patayong saksi sa nakaraan.
Ang parola ay may taas na 17.5 na metro at hugis na 8 sulok na silindro. Ito ay kahawig ng mga parola sa Cabo Bojador at Cabo Engano. Ang ilaw at bubong nito ay nawala na dahil sa kalawang at pagkasira. Ang buong istasyon ng parola ay nasa kalagayan ng pagkawasak. At kung gusto mong pumunta dito, meron itong entrance fee na 10 piso kada tao. Ang Gizi Lighthouse Ruins ay hindi lamang isang lugar ng kasaysayan, kundi pati na rin ng kagandahan. Mula sa parola makikita ang nakakamanghang tanawin ng Gizi Beach, Gimara Strait, at ilang mga kakaibang hugis ng bato. Ito ay isang magandang lugar para sa mga mahilig sa photography at nature lover. Ito rin ay isang sikat na lugar para sa mga nagpapakuha ng prenup pictures. Ang Gizi Lighthouse Ruins ay parang isang bahay na pinapahingahan ng mga naninirahan mula sa nakalipas na panahon. Nakatayo pa rin ito, ngunit puno na ng mga peklat ng oras. Ang mga bato ay nagpapakita ng mga kwento ng mga taong dumaan dito noong mga unang panahon. Nang marating ko ang lugar ng Gizi Lighthouse Ruins, ako'y namangha sa kagandahan ng tanawin. Malawak na tanawin ng karagatan ang bumungad sa akin, at sa malayo ay makikita ang mga alon na yumayakap sa mga malalaking mga bato sa baybayin. Ang tanghaling tapat kung ikaw ay mula sa Iloilo City, sumakay ng 15 minutong biyahe ng ferry boat mula sa Parola Port papuntang Jordan Wharf sa Guimaras. Pagdating sa wharf, maghanap ng Guimaras Tourism Office dahil sila ang makakatulong sa iyo na mag-ayos ng sasakyan para sa isang tour sa Gizi Lighthouse o anumang destinasyon sa Guimaras. Huwag kang mag-alala sa sobrang mahal na rate dahil ang mga rate ay nire-regulate ng Guimaras Provincial Government. Ang isang shuffle o van. Maraming salamat sa inyong panonood ng aking video vlog, Gary. Sana ay nagustuhan nyo ang aking mga ibinahagi sa inyo. Kung mayroon kayong mga komento, tanong o questions, huwag niyong kalimutang iwanan ang inyong mga mensahe sa ibaba. At huwag din niyong kalimutang mag-subscribe, follow, mag-like, at mag-share ng aking video. Hanggang sa muli! Sa susunod na video vlog diary, ito ang inyong lingkod na muling nagpapasalamat sa inyong lahat. Naway na aliw at may natutunan kayo sa aking video vlog. Thank you for watching. See you in the next vlog.